Tony, mataas na ang sikat ng araw dito sa Isabela at ito ay magandang senyales, no, para sa Philippine Air Force at sa Isabela Incident Management Team na ituloy-tuloy na yung kanilang aerial search, kasi yung aerial search ito yung pinakamabilis na paraan talaga para suyurin itong kagubatan at makita kung nasaan nga ba itong Cessna 206. Tuloy-tuloy na yung kanilang paglipad sa bulubundukin ng Sierra Madre. Sa katunayan, itong nasa likod ko, ilang minuto mula ngayon ay lilipad na yan sa bulubundukin ng Sierra Madre, kasama nila yung mga para jumpers. Sila yung ibababa o idadrop mula sa mga choppers at gagalugurin yung lugar kung saan sila huminto o yung posibleng lokasyon ng Cessna 206. Pasado alas 6 nga kanina umaga, lumipad na yung dalawang choppers sa Philippine Air Force dito sa Tactical Operations Group 2 sa Isabela. Yung ilang bahagi ng Sierra Madre pa lang yung nasisilip at kukuha tayo mamaya ng impormasyon ng resulta ng kanilang paglipad ngayong umaga. Kahapon, nakalipad na sa posibleng lokasyon ng Cessna 206 yung isang chopper, pero hindi nakita yung eroplano sa lugar na hindi natatakpan ng ulap. Sumakay na rin sa lancha ang ilang miyembro ng BFP Region 2 at PNP SAF kaninang alauna ng madaling araw para suyurin naman ang dagat malapit sa Makunakon, at ang iba ay tutulong sa ground search. Walong araw na ang nakalilipas nang mawala ang Cessna 206 na rutang Kawayan at Makunakon. Lula nito ang limang pasahero at ang piloto. Hanggang ngayon ay walang impormasyon sa lagay ng mga nakasakay sa Cessna 206 at wala ring distress signal na pinadala sa nawawalang eroplano na isa sana sa pinakamadaling paraan para mahanap ang eroplano. Masukal ang gubat at mahirap tahakin ang posibleng lugar kung nasaan ang nawawalang eroplano. Tony, ayon sa Isabela Incident Management Team, kahit gaano kahirap o katindi ang sitwasyon, ay tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap sa Cessna 206 at hindi sila titigil hanggat di nila ito nahahanap. So ilang minuto mula ngayon ay lilipad na itong chopper ng Philippine Air Force para suyurin muli ang bulubundukin ng Sierra Madre. Tony? Jackie, tanungin ko lang yung nabanggit mong term na gagamitin doon sa mga mag-search operations. Para jumper? Para jumper ba yung sinabi mo? Anong para jumper. Para jumper. Paanong estilo ang gagawin nila? Magmula doon sa helicopter, lulundag lang sila doon sa pababa? Or meron silang lubid na kakapitan at doon sila magpapadaos-dos? Tony, so mula dun sa chopper, kung meron silang nakitang medyo clear na area na pagbababaan o sighting siguro nung aeroplano, ay magrarapel pababa itong mga para jumpers. Trained ito para sa ganito at nag-train pa sila ng dagdag na tauhan para makatulong dun sa paghahanap, no, yung pagbaba ng mga para jumpers na ito. Kasi Tony, dun sa gubat, mahirap talaga lakarin kung nakita nyo sa mga nakaraang video natin. Mahirap lakarin at tahakin yung posibleng lokasyon ng Cessna. Ang pinakamadaling paraan talaga ay ibaba itong mga para jumpers. Sila yung mga naka-orange na yan, no, full suit na orange, pababa sa bulubundukin ng Sierra Madre. Tony? Tapos, pag naibaba na sila dun sa clearing, maglalakad sila, no? So binigyan ba sila ng parang how do you say it? Parang area lamang na kung hanggang sila sa dapat pumunta, parang meron na silang na mark out na sige, maglakad tayo ng at least subukan natin ng 10 kilometers today. Pwede bang ganun ang gagawin nila? Posibleng dalawang misyon yung ibinigay sa kanila, Tony. Yung isang misyon ay iscan nila o suyurin nila kung saan lang yung area, kung saan sila binaba. At pangalawa ay kung may magandang balita at makita ang mga pasahero at ang piloto ng Cessna 206, ay sila rin yung mag-airlift o yung magtataas ng mga pasahero papunta sa mga chopper at dadalhin sa pinakamalapit na lugar na clear yung area o yung area na pwedeng pagbabaan ng chopper. Partner at saka Jackie, no, baka merong mga na nanonood, nakikinig sa atin ngayon na nagtataka, kaya naman pala, bakit ngayon lang? Kasi nga po, naging hindi maganda po talaga yung lagay ng panahon. Really made it difficult, no, Jackie, para sa ating mga rescuers na gawin, gampanan kung ano ang dapat nilang gawin, Jackie. But meron ka bang naririnig ko na partner tama, na Carmina, ngayon lang ulit
Yung atang ngayon lang ulit gumanda ang panahon dito sa Kawayan at mukhang kailangan na muna natin sumilong dahil lilipad na itong chopper sa ating likuran. Masisira hairdo ni Jackie pag lumipad yan eh. Baka sumabit sa rappel si Jackie, masama siya. Jack, ingat, silong ka muna. Ako, naranasan ko na yan, partner. Yung biglang lumipad yung chopper sa gilid ko. Oh, tanggal yung piluka ko. Grabe. Jackie, salamat at makiki-update kami sa inyo maya-maya. Si Jackie Manabat po yan, mula po sa Kawayan, no? Isabela. Mm-hmm. Ay, salamat naman at may pagkakataon na po yung mga Air Force helicopters na makalipad after more than a week. No? Okay. Ngayon lang sila makakagawa ng mas masusing paghahanap para dito sa nawawalang Cessna plane. At syempre, partner, kaisa tayo sa pagdadasal, no, na talagang magkaroon ng breakthrough within the day sana. And kahit na sabihin na nating may remote likelihood, ay sana po ay meron pang nabuhay, no, dun sa mga pasahero at yung pilot.